Pasigueño natupok ng sunog ang opisina ng La Liga Pasigueño dakong alas 12:57 ng madaling araw kanina. Batay sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagdulot ang sunog dahil sa isang kidlat umano. Ngunit wala namang nakitang fault wiring ang naturang opisina. Dahil dito, nasunog ang limang kwarto kung saan naapektuhan ang pitong pamilya. Gayun din, nasunog din ang mga kagamitan ni Kagawad Louis Afable, kabilang na rin ang mga mahalagang papeles o dokumento nito. Ipinaliwanag niya Kagawad Louis na dapat ay mamamahagi sila bukas ng bigas, ngunit sa kasawiang palad ay natupok ito ng sunog. At samantala ay makakapanayam po natin si Kagawad Afable. Hello po, Kagawad Afable. Magandang umaga sa lahat ng inyong manonood. No? Kagawad, ikinalulungkot po namin ang nangyari. Ano po ang sinabi po sa inyo ng BF? Una sa lahat, talagang kami, ano, ako personally, sampu ng aming mga kasamahan dito sa La Liga Pasigueño, ay talagang nalulungkot sa nangyari. Sapagkat ngayon, diniklara ko po itong buwan ng Mayo ay buwan ng anibersaryo ng ang La Liga Pasigueño, kasi po ay ikalimang taon na po namin simula nung tinatag at pinaglaban natin to, no. Nung May 13 nga po, yung pagselebra namin ng aming ikalimang anibersaryo, dapat to bukas meron atin po kasi kami ng mass. After ng mass, mamigay po kami ng bigas dun sa mga constituent po namin na indigent, no. Ito nga po, kung makikita ninyo, talagang nirepack na po namin yan. Kaya nga po nung time mong natanong din po ako, ako'y lubusan nagpapasalamat kay Vice Mayor dahil sa tulong at suporta niya po dito sa pamamahagi namin ng bigas. Kaya lang nakakalungkot ng pagkakataon na ito na kaninang alas dos nung madaling araw ay nangyari nga po yung hindi inaasahan, no, na alam niyo po, dito lahat, dito kami nagsimula, dito namin pinagtibay, dito namin bumuo, dito namin trinabaho, dito namin binuo yung pangarap ng La Liga, no. Pero siguro parte ito para mas lalo kaming pagtibayan, no, bilang isang magkakapatid, bilang isang grupo na siguro ano, pagsubok. Pero sabi ko nga kanina nung sa aking Facebook live na hindi tayo papatinag, no. Hindi tayo mapapagod na tumulong pa rin sa kabila ng isang dagok na ito. At kanina man, patuloy po na dumadagsa dito yung mga kapatid natin sa La Liga Pasigueño, no, para suportahan tayo, suportahan yung organisasyon para patuloy na lumaban po. Yun po yung nagpapatibay sa akin, no, para lalong manindigan, para lalong ipagpatuloy yung advokasya ng ating organisasyon, yung La Liga Pasigueño. Ayan po. Sa ngayon po ba, Kagawad, may mga iba pa po ba tayo, saan po ba tayo ulit mag-uopisina? Ganito po yung nangyari po sa akin. Actually, itong kubo na nasa harapan, siguro dito kami muna mag-uopisina, no? Dito kami patuloy kasi, dito kami nabuo. So kahit sa simpleng pamamaraan na, sa simpleng pag-opisina dyan, makakaraos kami. Makakatulong pa rin kami sa kapwa namin, kalawa Enyos. At kapwa namin Pasigueños. Ayan po, Kagawad, baka gusto niyo pong manawagan o may pasalamatan po kayo. Una sa lahat, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoong Diyos, no, dahil sa kabila nung nangyari na ito, wala naman pong nasaktan sa amin. Yung mga dokumento po, yung mga personal na gamit natin, yung mga kailangan ginagamit ng ating organisasyon, kita nyo naman po natupok. Pero ganun pa man, katulad na sinabi ko, hindi tayo papatinag, hindi tayo susuko, lalaban tayo sa pagsubok na ito. At samantalahin ko na rin yung pagkakataon na manawagan sa aking mga kapwa, amigo at amiga na sama-sama po tayong manalangin sa nangyaring ito o pagsubok na ito sa ating organisasyon, dahil ako po ay naniniwala na hindi tayo magagapi ng anumpaman. Kung ano man po ang totoong nangyari dito sa naganap na to, Diyos na po ang nakakaalam, kaya binibigay na po natin sa Panginoong Hesus ang lahat.
At nananawagan din po ako no sa mga tao na tumutulong sa atin no. Kasi po yung aming kubo eh butas-butas na ho. Mm-hmm. So lahat po lalo't maulan na lahat po ng mga kailangan namin dito kahit yung konti naming budget dito na nakasama na ubos no. So hingi kami ng konting tulong, suporta sa may mga mabubuting puso na palalagyan po namin to ng trapal para dito po kami pansamantalang mag-opisina, patuloy pa rin po yung pagtulong namin doon sa aming sa ating mga kababayan no, sa ating kapwa Kalabayeño at ating kapwa Pasigueño. At ganun pa man nagpapasalamat din ako sa ating butihing mayor no, na yung sa pagpapakita niya po ng pagmamalasakit po no, magka-message po kami kaninang umaga no. Sa kanina lang ho, tumawag po sa akin dito si Consi Volta at yun nga, magpapasalamat tayo kay Consi Volta sa pagpaparating po niya ng suporta no. At pakikiisa no sa nangyari po no. Kaya lubusan ng aming pagpapasalamat sa kanya. At sana po yung lahat na po ng mga kapatid ko sa patuloy po tayong manalangin. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Mm-hmm. Patuloy po tayong lumaban, patuloy po tayong makibaka. Sinimulan po natin ng 2018 to na talagang nagsimula tayo from zero. Ngayon po, nandito na naman. So kayang-kaya po natin to. Tiwala lang sa Diyos, no? Yun po yung pinaka-importante. Katulad ng sinabi ko, isang pagsubok po ito para sa ating lahat. At kung ano man po yung nangyari dito, Diyos po ang nakakaalam. Siya po ang nakakaalam ng lahat. Siya po ang bahala sa atin. Muli, maraming salamat sa inyo no, para maiparating natin kung ano yung nais naming iparating sa mga manonood ninyo at sa kapwa namin, amigo at amiga. Maraming salamat din sa inyo. Ipinanawagan naman ng kagawad na sa mga nais na o gustong tumulong para malagyan lang ng bubong ang kanilang pansamantalang opisina na kubo dahil pa may mga bagyo na rin na parating at dahil nga rin sa naganap na sunog patuloy naman na nagsisikap ang kagawad na itaguyod muli ang La Liga Pasigueño. Nabatid nga na limang kwarto nga ang natupok nitong sunog at apektado ang pitong pamilya at samantala sinabi nga rin kanina ni Kagawad Afable na patuloy pa rin na nalalaban ang Laliga. Ang Laliga Pasigueño para sa ating mga kababayan upang makatulong pa sa komunidad. Ngunit sa ngayon ay nananawagan na po ang ating Kagawad para mabigyan matulungan ang kanilang o malagyan ng bubong ang kanilang kubo na pansamantalang magiging opisina upang dito na muna sila makakapag-meeting, matatalakay ang kanilang mga programa upang makatulong pa muli sa iba pang mga constituent o sa mga residente ng Barangay Kalawaan. At yan po ang naganap po rito sa Barangay Kalawaan sa Durings. At yan lamang po ang detalye ng mga balita. Ako po si Jan Patrolya para sa latest ng iNews Pasig.